10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, tapos may mapapangalagaan mo ang kapaligiran. Same. Sa iyong kampanya, would you accept mining money? Mining money? Na donation. Halimbawa, may isang nagsabing, Miris ko, gusto kong tumulong, pero galing sa mina ang pera. Well, kung yung mina na pinanggalingan na hindi illegal at legal at makatwiran yung pagninegosyo nila, responsable yung pagninegosyo nila, why not? Eh, kailangan ko ng lahat ng uri ng tulong. For the sake of argument, Mayor Isko, pinag-uusapan yung destruction of the natural habitat kasi merong nagsasabi, kami, sustainable mining kami. Ibinabalik namin yung mga kahoy at lahat, no? Ang argumento laban doon ay, pag ibinalik mo naman, iba na eh. Iba na yung posisyon ng kahoy. Napollute na yung tubig. What do you have to say? Well, that's why you have to be responsible to your action. If there is a clear-cut rule that those people who will violate or destroy the environment, responsible mining, then the rules should be applied to any John Doe's and Mary, whether foreigner, partnered with the Filipinos or Filipino-owned mining company. And Tito Boy, what we need is to create jobs because we've lost so much nowadays. What we need is new business because the economy is really affected by this pandemic. We have to be aggressive. We have to be practical. But at the same time, we have to be responsible also for the next generation. And these are the things that are existing in the world with the gold standard of mining. I have that should data, be actually. 184,000 jobs have been created. 102.3 billion pesos ang contribution sa GDP. At ito pa isa, dapat pag nagbukas tayo ng mina, dapat may industriya nakikreate. Dapat meron din tayong industriya, like for example, let's just say, for the sake of argument, conversation, we wanted to get the ore. And I think we should come up with a plan producing steel that creates another jobs. Okay. So, kumbaga, hindi lang tayo hihinto doon sa pagmina o tapos bebenta na sa labas. It can create another industry to produce such material. Ang record kasi, at kasama dito ang ilang sustainable mining companies, there is a biodiversity loss, merong ecological imbalance, ihaharas minsan ang mga locals, ang mga tao na naroon. Pag sinasabi mong, we must stick to the rules exactly as president, ano yun? Well, if there are existing laws, it is applicable to anyone. To any corporation, whether it's startup mining company or large corporation company, the rules are the same. Yun yung sinasabi kong predictability and certainty of rules. So those who will violate, no matter how big they have to be shut down. And those who comply, tutulungan ng pamahalaan para lalo silang yumabay. Mayor Isko, let's go to COVID-19. Let's talk about the pandemic. Sa kasalukuyan, dalawang bagay ang alam natin. Una, ikaw, ako, at lahat ng nagmamasid sa pag-uusap na ito ay alam natin lahat pinadapa tayo ng virus na ito. Sabi ng DOH, mahigit sa 3 million cases sa bansa na. And mahigit 50,000 deaths dito sa Pilipinas. Sabi naman po ng John Hopkins COVID-19 dashboard, more than 300 million cases around the world and more than 5 million deaths globally. Maraming mga Pilipino, Mayor, ang nawala ng trabaho, kabuhayan, mga mahal sa buhay, marami ang nasirang relasyon, mga plano, mga pangarap. Yan ang una. Pangalawa, alam din natin na ang virus na ito ay napaka-unpredictable. Dalawang taon na natin itong nilalabanan at maraming variants na ang ating narinig. Nariyan ang Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta Plus, Omicron. The virus acquires genetic of the Republic of the Philippines. If elected, pagtitibayin mo ba ang desisyong ito o ipapawalang visa? Ipapawalang visa ko. Para sa akin, Boy, napakahalaga pagdating sa usapin ng environment na binibigyan at ine-empower yung mga maaapektuhan.
Gustong sabihin, binibigyan ng mekanismo yung mga stakeholders na pinapakinggan yung boses nila. Maraming mga mahahalagang batas na kailangang ipasa na. Example lang doon yung land use bill. Kailangan mapasa na yun bilang batas. Dahil yun yung magsasabi, yun yung magpapanukala, alin bang mga lugar dito sa bansa natin ang kailangang ideklara ng mga no-mining zones. Pag hindi pa ito napapasa, yung pag-i-issue natin ng mga permits ay hindi matatag yung nagiging basehan nito. Pangalawa, dun sa mga lugar na ipapayag yung mining dahil nakasaad sa Land Use Act na pwede yung gawing mga mineral sites, sisiguraduhin natin na yung makikinabang yung locality. Hindi negosyante, hindi Pilipino, pero yung makikinabang, lalo na yung mga indigenous peoples, dapat sila yung makinabang, dapat pagpapayagan nito dito, boy, sisiguraduhin natin na yung boses ng mga maaapektuhan ay pinapakinggan. Having said that, maraming mga bagay na sila yung magse-safeguard ng environment. Aasikasuhin natin yung irrationalize natin yung mga iba't ibang mga opisina na walang overlapping ng functions, halimbawa ng DENR, ng MGB, ng Climate Change Commission. Sisiguraduhin natin na klaro yung kanilang mga roles para yung accountability klaro din. Sisiguraduhin natin na kahit sa pagpili ng mga mamumuno sa mga opisinang ito, pinakinggan din natin yung boses ng mga environment advocates. Kasi napakahalaga dito, boy, na yung magre-represent sa akin sa cabinet. Siya yung magiging alter ego ko. Siya yung alter ego ng president. Dapat nagkakasundo kami sa paniniwala. And yung paniniwalang yon, yung pinaka-priority natin, ano ba yung makakabuti sa taong bayan? Ano ba yung makakabuti sa bansa natin? Okay. VP Leni, is this tantamount to saying na ikay para sa total mining ban or ikay naniniwala ba sa sustainable mining? Ako naniniwala ako, boy, sa sustainable mining. Pero para sa akin kasi, yung sustainability, maa-attain lang natin yon pag meron tayong maayos na mekanismo para yung mga nakatira doon, yung mga taong mangangalaga ay binibigyan natin ng boses. Ngayon kasi... VP, yun ang sinasabi madalas, no? I spoke to some people who are involved in the mining industry. And they would always say na pinangangalagaan naman ng mga displaced na IDs. Nagbibigay kami ng trabaho. We make sure that we don't pollute the rivers. Nakabaligtaran dahil ito ang reklamo ng mga environmental defenders. Saka ito kasi, Tito Boy, na naabuso. Alam mo, merong requirement sa batas na konsultasyon. Pero mali lang po yung pagka-intindi sa akin. Mahaba po yung explanation ko doon sa paliwanag ko. Pero anong stand nyo sa same-sex marriage? Hindi po ako pabor dyan. Bakit? Yan po ay bilang sa paniniwala natin, sa faith natin sa Panginoon, kailangan doon tayo sa gusto ng Panginoon. Top absentee ka. Ikaw yung pinakamadalas mag-absent noong 2010 to 2016 habang kayo po'y kongresista. Sa Senado, naging top absentee ka rin noong July 2018 hanggang June 2019. Pero noong July 2020 to June 2021 naman, perfect na ang inyong attendance para ho fair din sa inyo. Sinabi nyo dati na hindi naman balakid ang inyong pagiging absent para magampanan ang inyong tungkulin. Pero uubra ho kaya yon pag nanalo kayong Pangulo? Nakurik ko na po yung mga bagay na yan. Nung araw po, absent po ako palagi nung sa congressman po ako dahil busy po ako sa pagpapagawa ng mga bahay, yung housing ko sa Sarangani, kaya doon po ako palagi sa Sarangani, sa distrito ko. Ito pong senador na ako, hindi po kailangan mag-absent dahil importante ginagampanan mo yung trabaho mo at talagang tutulungan mo yung mga tao. Kaya pinakita ko sa taong bayan na disiplinado akong tao. Kaya makita niyo po, perfect po yung attendance ko. Nung nanalo kayo noong 2016, ipinangako niyo raw na hindi na kayo lalaban sa boxing at magre-retiro na kayo. Pero tila napako daw ho yun kasi 6 times pa kayong lumaban as a senator.
Pero papaano kaya kung manalo kayo as president tapos biglang naghamon ng rematch si Floyd Mayweather Jr.? Nag-announce na po ako ng formal retirement. Tapos na po yun. At yun po yung pinaka-sign na tapos na po yung boxing career ko. At nagpapasalamat ako sa bayan ng Pilipino sa matagal nilang pagtutok ng aking career at nakapagbigay ako ng karangalan sa ating bansa. Sinabi mo na hindi hakot ang inyong mga supporter at hindi bayaran para sumama sa motorcade. Pero kayo naman mismo, panay ang pamumudmud daw ng pera sa inyong pag-iikot. Sa totoo lang, meron daw hubang pagkakaiba yung ginagawa ninyo sa pinupuna naman ninyong ginagawa ng inyong mga kalaban. Totoo po yan. Hindi po hakot ang mga tao na sumusuporta sa atin. At yun pong ginagawa kong pamimigay ng ayuda, pamimigay ng pera sa taong bayan. Mula pa noong 2002 pa po, nagbibigay na po ako yan. In fact, marami pong video ang GMA dyan at saka ang EBS nung araw na namimigay na po talaga ako bago pa ako pumasok sa politika. At pinagpatuloy ko lang po yung ginagawa ko mula noon hanggang ngayon. Yung pamimigay ko ng pabahay, pagbibigay ng trabaho at hanap buhay sa bawat pamilya. Kung tatanungin po ang COMELEC kasi, technically speaking, wala naman daw paglabag dahil hindi pa start ng official campaign period. The science-based lagi ang nakabase yung ating desisyon. Babalikan ko lamang po yung aking katanungan. Dahil nga dalawa ang nilift na ban, yung pag-grant ng mga new mining permits at saka yung open pit mining. Specifically, ano pong inyong comment doon sa dalawang yung pag-lift ng ban? Well, tama lang nilift ang ban kasi matagal na rin kung mayroong mga new permits na iisip. Sa akin, ang bottom line is kailangan responsible mining. At kung mayroong mga violations along the way, walang patumangga na dapat ipatupad. Ang problema rin kasi yung bureaucracy, nandiyan na yung issue ng corruption. Kapag naglagay o kaya nakiusap at malapit, yun ang napagbibigyan in spite of so many violations. So dapat isa lang yung standard. No? Okay. Mapa-mining man, mapa-ibang. Okay. In the discussion about sustainable mining, doon pa rin nangyayari, kumbaga pang pagkukwentuhan natin, Senador, ay yung claims, halimbawa, ng mga environmentalists, yung pagkasira ng natural habitat, yung biodiversity loss, water pollution. And we're talking about, may mga binigyan ng mga permiso, may mga legal na operators, and these are sustainable miners and responsible miners. Pero marami pa rin ang nahaharas ng mga locals, marami pa rin ang nadi-displace ng mga IPs, indigenous peoples. Comment. Then, nakalabas yun sa sinasabing responsible mining. Ito yung data na sinasabi mo na if anyone has a permit tapos ito ang ginagawa, what would you do? But dapat ipasara kagad. Of course, due process should be followed. Ang problema nga, ang naging kalakarin sa ating pamahalaan, sa ating bansa, parang yung palakasang system lagi. Gusto yun na may koneksyon, tapos sino yung malakas maglagay. Alam naman natin po eh, maski kumausap tayo ng pangkaraniwang tao o kaya yung taong nasa gobyerno, alam nila yung nangyayari. Alam, implementation talaga ang problema. How do you solve that? I know the problem is in implementation, but on the ground, ano ang solusyon dyan? Well, dyan natin kailangan yung mga NGOs na nakatagabantay, yung mga environmentalists. But of course, it should be evidence-based. Hindi naman po pwedeng say-so mag-a-acto yung gobyerno. Kailangan talaga. Sabi ko nga kanina, lagi tayong dapat babalik sa data-driven kung ano man yung decision, kung ano man yung subsequent action natin. Ibase natin sa datos na maliwanag. Senador, kadalasan din naman, hindi naman lahat. Kadalasan man ang problema din ng nangyayari doon sa investigasyon, sa gathering of data. Doon din minsan nagkakaroon ng problema. That's exactly my point. Kasi kailangan isang standard lamang. Kasi pag nag-double standard tayo, iba yung treatment to sa kaalyado at iba yung treatment. Defender, ang aking tanong. Senator BongBong, you're applying to become the next president of the Philippines. If elected, pagtitibayin mo ba ang mga desisyong ito ni President Duterte at sa kanilang DNR o ipapawalang visa?
Well, ang mining talaga ay very controversial. Pero dapat ang tingin natin dyan, that is also very valuable source of revenue for the government. Dahil ang laki ng ating mga natural resources dito sa Pilipinas. Dapat siguro, lalo na in these difficult times, we should take advantage of that. However, we have seen some of the disasters that have happened when it comes to mining. Na kailangan lang talaga natin iwasan yan, the effect on the environment. We have sufficient regulations and we have sufficient monitoring, but hindi nasusunod. That is always the problem. We have the laws, but we are not able to implement them. We are not able to fully enforce them sometimes. So if we can do that, if we can take care of making sure that the environmental impact is in accordance with the law, then I think we can carefully exploit the natural resources to help the recovery of our economy. Now, when it comes to open pit mining, I think I'm a bit wary about that because it is very difficult to control the pollution that's caused by open pit mining, the leaching that occurs in open pit mining. There are many occurrences that even after the mine has been closed, they have covered it up and they have planted trees or they built houses on it, lumalabas ang lason. May lumalabas na ano-ano mga chemical na that are bad for the health of the people who are around it. Kaya siguro pag-aralan ngayon natin yan, baka naman meron silang iniisip na bagong teknolohiya na pwede natin gamitin na sasabihin na safe ang open pit. But I have been studying this environmental problem that we have had since I was still in school, and open pit mining is one of those operations that talagang it raises alarms when it comes to especially when it comes to exploiting natural resources allowing the use of open pit mining. Okay, you worry about open pit mining, but you are open to sustainable mining. Absolutely, absolutely. I think it can be done. It is done in very many countries. We will just have to make sure that we are cooperating with